Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ito, Gaya's TV. Nagbabalik at sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. At huwag kalimutang pindutin ang bell button at i-like ang aking video. Pag-uusapan po natin ngayon sa dami ng issue sa Pilipinas. Kaso parang nakakasakit na ng ulo magbalita. Hindi na natapos-tapos kasi. Tungkol to sa yung una, maano na to, umiikot na sa social media ito noon pa. Ilang araw na ngayon yung pagbukas na dalawang araw ng ano, Manila Bay. So dinungog ng tao, no? Ang daming tao. Yung iba hindi na makapagpigil na makita yung lugar. Dahil sa, nga naman, may kitatlong dekada na puro basura ang ang lumulutang doon at putik, tae, kung ano-ano pa dyan ang ang lumulutang dyan eh, ngayon biglang gumanda, no? So, yung mga tao excited. So, sa labas noon, nakalimutan na nila mag-social distancing. Pero sa loob naman, sa ibang mga vlogger na nagpakita doon, eh mayroon namang social distancing sa loob. Doon lang sa labas talaga yung kasi hindi pinapapasok lahat na by volume sinakapila. So, yung iba, nakalimutan na yun. Kaya, medyo nagumpuk-umpukan sila doon sa labas. At ginawan yun ng issue ng ABS-CBN at KCO. Hindi daw napatupad ng gobyerno ng mga kapulisan ang social distancing sa Manila Bay. Nagumpukan ng mga tao. Pero ang kapal ng mukha ng ABS-CBN na pumuna nung nasamantalang nung nag-rally si Angel Locsin at iba pang mga artista gaya nila ni Maha Salvador, ni Piolo Pascual at iba pa, Coco Martin. Pinuri pa iyon ng ano, ng media ng ABS-CBN at ng iba pang media, Rappler, Inquirer at saka ABS-CBN, GMA pa nga eh. Sabi nila eh, nag-rally daw ang mga artista, nakipaglaban, patungkol sa prangkisa. Pinuri pa iyon na kung tutuusin yun, nag-umpuk-umpukan at ilang araw iyon, halos isang linggo. Tapos, ito namang kapiki-piki ang vice presidente dati nung ginawa yun ng mga artista na nag-rally sa ABS-CBN sa labas at loob ng bakod ng ABS-CBN ay tahimik siya. Pero nung Sabado at Linggo doon sa Manila Bay, aba, umipal ang Peking BP. Nagsalita na nakakasama daw, nakakasakit ng loob na hindi daw tinupad, natupad yung ano, yung social distancing. Ang dami niyang kuda. Samantalang noong ABS-CBN na mga artistang nag-rally doon, tahimik siya. Bakit? Nang dahil ba iyon sa porkit kaalyado ng ABS-CBN? So, kinukonsinti yung ano, yung pagra-rally doon eh, wala namang pareho, kung tutuusin, pareho lang yun eh. So, porkit Duterte, dahil sa Manila Bay at sa White Sand, so pinuna niya iyon. So, hindi siya pantay magdala ng panunungkulan. May one-sided siya. Tapos, wala siyang sinasabing maganda man lang sa pamunuan ni Duterte. Puro masama. Bawat oras, meron siyang tawag dyan, meron siyang puna. Nakisyo ganito, ki maganda, ki masama. Mas lalo na pag may magawang mali. Halos 30 minutes itong mga media na bayaran niya at saka yung mga pinagpapamirinda todo suporta, no? So,
puro balita para sa kanya lang yung mga pagkuda-kuda niya. At itong huli, kahapon, nabuisit talaga si Tatay Digong. Kaya nasagot na siya ni Tatay Digong sa kanyang speech na huwag na maniwala doon sa mga dilawan dahil wala naman talagang siyang ginawang tama ang kanyang administrasyon. Lahat puro mali sa paningin ni Lenny Robredo at saka sa mga ibang mga kasamaan niya sa Liberal Party at sa oposisyon. Kasi nakikinig si Lenny doon sa kanyang isang abogadong kalbo na advisor niya na tumakbo nung, ng senador nung nakaraang taon na si Pilo Hilbaina na Otso Diretso. Isa yung dating Sulgin nung kapanahonan ni Pinoy na siya pa ang presidente. Pero isang Sulgin na halos wala ata yun na ipanalong kaso. Siya ang may hawak ng kaso ni Laila Dilima ngayon eh. Bakit hindi niya yun na ipalabas? Si Dilima sa kulungan, bakit hindi niya naipanalo ang kaso ni Laila Dilima? Eh kung tutusin, pag ikaw ay isang Sulgin, talagang magaling kang abogado. Pero wala, nga. So, doon nakikinig si Lenny, no? At saka sa kung sino kaya yung advisor niya na binabayaran na ng 43 million a year. Doon siya nakikinig, gumagawa yan ng mga masasamang mga ibabato sa Pangulo at sa administrasyon nito. So, ang labas niya lagi, puro siya sinusuplak ng taong bayan. Pero siyempre, isa siyang tuta ng dilawan at mga oligarko. Wala siyang pagpipilian kundi lunukin lahat ng mga masasamang sinasabi ng mga netizen sa kanya, sinusuka siya, etc. Wala siyang magawa, no? Kundi tanggapin iyon at magbibingi-bingihan dahil nga sa kanyang political ambition. Eh, kung tutuisin yung asawa nga niya eh. Alam niya kung sinong pumatay nun. Kasi nagkaunsyamihan iyon siguro sa bayaran or hatian sa droga, sa income ng droga, Laila Dilema at Pinoy. Kaya eh, pinapapatay siya. O yun, mamatay ang asawa niya. Timing din. Ginawa din siyang kinuha siya para tumakbong vice presidente. Pampalubag loob para hindi siya magdemanda siguro. Tungkol doon sa pagkamatay ng kanyang asawa or para hindi siya magsalita sa media na si ganito, si ganyan ang napapatay sa kanyang mister. So, opportunity niya iyon para kilalanin bilang BP ng Pilipinas. So, kahit na walang katarungan, hostisya ang pagkamatay ng asawa niya, di bali na yun. Basta ang kanyang ambisyon ay natupad na niya. Pero wala din namang saysay dahil isa siyang tuta, utusan ng mga taong naglukluk sa kanya sa pwesto. So, kawawa din siya, no? At saka wala na lang siya laging binabato sa gobyerno, kundi COVID. Hindi naman tayo nabubuhay lang doon eh. Hindi naman umiikot, kailangan umiikot ang buhay natin sa COVID. Kailangan nating gumalaw, kumilos para sa sarili natin. O, tama naman si Tatay Digong, andyan na ang COVID. Hindi iyan mapupuksa. At ang gusto ng oposisyon, lalo na ito si Winnie Monsod, papag-resignin daw si Pangulong Duterte at si Lenny daw ang paupuin para daw masumpo yung kaso ng coronavirus. Eh bakit sa tingin niya, sa tingin siguro ni Winnie Monsod, si Lenny ay isang pesticide na pang-spray para mamatay yung yung virus pag siya makaupo. Nakakatawa lang dahil yung asawa nga niya na hindi niya mabigyan ng hostisya. Tapos yung buong bansa pa ang kanyang ililid. So nakakatawa lang.
paupuin ng oposisyon at ng liberal party at mga oligarko si Lini para utusan na gawin mo ito, gawin mo ganyan. Malaya silang gawin kung anong gusto nila dahil ang nakaupong pangulo ay tuta nila at utusan. At ito namang BP na bugok. Alam na niya yun, bugok siya. Hala, sige lang. Tapos batikos pa siya dun sa 28 million na white sand, na dolomite sand na galing ng Cebu. Kisyo mahal ko, no? Hindi nakakatulong dahil marami daw ang mamamatay na tao. Eh bakit nung nag-open nung Sabado at Linggo yung Manila Bay? Eh bakit may mga ano pa doon? Mga ibon na nagsisiliparan doon, dumapo pa doon sa buhangin at yung mga tilapia. Nagpakitang gilas doon. Kung totoong nakakamatay yung dolomites, eh bakit sila buhay na buhay doon? Hindi gaya nung tilapia na tubig sa tabang na tinapon nila doon sa ano, sa dagat. At sa Manila Bay pala talaga lumutang at yung iba may kaliskis pa. O diba nakakatawa yun? Kaya hindi nila mabira-bira si Mayor Isko Moreno. Dahil alam ni Isko Moreno na malaking tulong iyon sa kanyang nasasakupan ang pagpaganda ng Manila Bay dahil barang araw. Pag matapos na yan, maraming mga investor dyan na magtayo ng mga negosyo at magkakaroon ng tax. Madagdagan yung tax at kikita ang kanyang lugar at kikita ang Pilipinas. Yun ang hindi inisip ng mga kritiko dahil ang gusto nila ay magbigay na lang ng tag 5,000 sa mga tao para daw kung makakain, mabuhay. Hello? Nagbigay na ang presidente, no? At ginawa lahat ng pangulo at ng mga kasamahan niya sa administrasyon ang lahat ng makakaya patungkol sa coronavirus. O tingnan mo, sinabi ng mga scientist ng UP na kung hindi nag-quarantine ang Pilipinas, aabot ng 3 million ang magiging infected. So dahil maaga nag-quarantine, hindi natupad, hindi nakaabot doon yung vision ng ano, ng mga scientist. Wala tayo sa 3 million. Tayo nasa third world country pa nga tayo, pero hindi ganun kadami yung namatay sa atin. Oo, masakit din na may namatay, pero yan natin iyon masisi dahil baka doon na lang talaga ang kanilang buhay. So hindi gaya sa ibang mga bansa, lalo na sa US, na galit ang mga tao doon pag inoorderan sila ng gobyerno na mag-face mask, lalo na mag-face shield, ayaw nila. Ganon din sa Pilipinas, yung ibang mga tao, mga Pilipino, ayaw ng ganon. So kung magkasakit kayo ng virus, eh huwag niyong isisi sa gobyerno at saka kadalasan naman ng na-infected doon is asymptomatic, means curable pa, gagaling. So, ngayon sabi ng scientist ng UP ay nagpa-flatter na daw yung curve ng ano ng virus. So, maraking tulong iyon, no? So, ibig sabihin may ginagawa ang gobyerno, hindi nagpabaya. Hindi kagaya ng sinasabi ni Aling Lini na wala daw ginawa ang gobyerno. Hindi daw sapat yung hospital lang, may poneraria, at kung may et cetera pa dyan, at maghintay na lang ng vaccine. Marami na po ang na-infect ng virus na pa-doktor at tumira doon na nagsasabi na walang binibigay na ibang gamot ang mga doktor doon at nurses maliban lang sa multivitamins na with zinc at painumin kanila ng maraming tubig. Yun lang ang gamot doon. So tama ang presidente na kahit pa buksan, binuksan pa unti-unti yung establishmento, hindi pa rin tanggalin ang face mask at ang face shield at laging maghugas ng kamay dahil kahit mga scientist, kahit sa ang panig ng mundo, yun ang sinasabi, walang ibang gamot maliban sa vaccine
na wala pa naman hanggang ngayon, aabot pa ata ng 2 years pa. So, bago yan, yun lang muna ang alternatibo na gawin ng mga tao para maiwasan ang infection sa virus. Mag-face mask, huwag pumunta rin sa umpukan, mag-social distancing at mag-or face shield at maghugas ng kamay time to time or mag-alcohol or sanitizer. So, yan no. So, yung sinabi ng Pangulo kahapon kay Aling Laine, kung gusto mo talagang mapuksa ang virus na nasa hangin naman yun, eh gusto mo, isprehan na lang natin yung buong Manila, paisprehan natin sa eroplano para kung baka gusto mo eh, kung mamatay ang virus, mamatay din ang mga tao. Kasi sa tao naman umaano yung virus eh, pumapasok. Hindi din naintindihan ng Vice Presidente na Peke na sinasarkastiko na siya ni Tatay Digong sa mga pananalita. Dahil wala na siyang ibang laging bukang bibig kundi virus, 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 COVID, COVID, COVID. Yun na lang lagi. Nakakasawa. Ang sinasabi pa ni Bibi Lini, hindi daw sapat ang ginawa ng gobyerno ngayon. So ano yung sapat? Hindi din naman siya nagbigay ng kanyang idea na ganito ang gawin para mapuksa iyon. Wala siyang idea maliban sa pagkukuda niya na puro batikos. Tapos, yung doon sa Dolomites na 28 million, galit siya, ayaw, binabatikos niya, samantalang siya no, naging congresswoman pa siya sa kanyang lugar sa Naga. Nagpagawa siya doon ng tulay, 50 million in 2 years, gumuho. O. Anong masasabi niya doon? Yun ang pinakamagandang achievement niya na sa pagka-congresswoman niya. Yung 50 million. At saka yung kay Pinoy na flagpole doon na 9 million. Bakit hindi niya yun pinuna? E tapos makatatlong bisis pa yun, inulit-ulit, ginawa, binalikan dahil sablay. Tahimik siya nun. Kasi, kaalyado, kahit anong gawin ng kanyang mga kaalyado na wala sa hulo, tahimik siya dahil kasamahan niya eh. Siyempre, magkukuda siya dito sa Duterte administration dahil kalaban niya. Kung ano-ano na lang ang binabato, hindi umubra ang kanilang mga inagawa na pambabatikos sa White Sands, sa DENR, sa Dolomite, sa kung ano. O yun, nanira pa sila doon. Itong Maria Risa, nagsumbong pa doon kay Hana Newman ng, ano, ng United European Union. O di rin nakayanan ni Hana Newman yung batikos sa kanya ng mga mababagsik na mga Pilipino sa Facebook. O anong ginawa niya? Tamimi siya doon at pahiya. Hindi lahat ng, kasi akala niya, lahat ng mga Pilipino papanig sa kanya dahil isa pa din yun nagpapapansin dahil hindi ata yun napansin doon sa kanya, sa parlamento ng European Union. Kaya gumagawa din siya ng kanyang gimmick at ginamit pa ang Pilipinas at yung nakakatawa pa dahil yung kanyang ini-interview, one-sided, yun pang may libel case, no? Na si Maria Risa. Na, at mag-utos pa. Sila napapalaya, kailangan daw ibalik ang ABS-CBN. No? No kaya yun? Nakakatawa lang, no? Yun pang mga taong may mga violation sa gobyerno, yun talaga palalayain tapos dinagdag pa si Leila Dilima na drug ang kaso. Wow. Diba? So, tama si Tatay Digong na huwag tayo magpapaniwala na sa kahit anong mga sinasabi ng mga dilawan, oposisyon, lalo na ni Leni Robredo sa social media dahil lahat ng yan ay walang basihan. Puro paninira lang dahil siya naman ay wala din naman siyang naibigay na solusyon kung anong tama gawin para sa coronavirus. Iyon ng 195 million
na pondo ng kanyang opisina na dapat ipamigay iyon ngayong panahon ng pandemya, pero wala eh. Hindi niya maipaliwanag iyon kung saan na at bakit hindi niya pinamigay iyon ngayon sa panahon ng pandemya. Eh, halos lahat na lang ng batikos na sa gobyerno, puro pandemya, pandemya, kailangan ng tulong. Hindi sapat ang ganito, hindi sapat ang ganyan. Tapos ang kanyang opisina may pondo na 195 million at tinago lang iyon. Hindi ba nakakatawa yun? So dapat bago mag batikos sa gobyerno, no, kailangan maglatag ka ng iyong solusyon. Kung ano yung sapat. Kasi sinabi mo, Bipilini, na hindi sapat ang ginawa ng gobyerno. So sabihin mo kung ano yung sapat na gawin para masolbad or masolve natin ang coronavirus. So hanggang dito na lang po muna at magandang hapon po sa ating lahat.